أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Parliament Sheikh Ibrahim Ali. So, Mayor Tarong sa Cotabato City, magkatalabog, yan yung representative na si Haji Abdullah Andang, sa Cotabato Deputy Mayor of Cotabato City. So, Schools Division Superintendent, Cotabato City, si Madam Session Terror Balawag. Assistant Division Superintendent by Ruhana Sinsuat. So, Director General, Madaris Education sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, Director General Tahil Nal. Welcome mga tagapagdako sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, Director Dong Amino, Director Cadon, Director Ustaz Abdul Hamid, nalisugan ng kapitayan na Division Superintendent niya, Brother Pancho Balawag, pati hindi ma-mention ka. Maraming sulit ko na nakakat po si Dr. Meldrin Abbas. So, principal o stand alone, Bangsamoro stand alone senior high school, si Janet Abbas. Pamapatrasan sa utari sila, pag-aali ko bin yung principal niya. Kaya may kadipatrasan, hindi ka na kami din yung kapagaliha. Hindi na dipinima sa kapatrasan sa utari sila. May kamangangunan kapagkadan, pagka atras naman, huwag ka tapon na nakakam rin pangalitan. Kinesabi na punan ka, so Nabi Allah Adam ko, City Hawa. So, teacher in charge, kanunya, pilot public madrasa, si Munawar Salik. Tawanan ka nulang ulo, nakatakabog sa guna. Rikuran, pachakatong. Kaya na, so, oras tanong. Importante ka. Gusto mong balingan ako sa mga opisina. Di ako may koma ko. Ngayon lang ako dumating. Galing ako sa Manila. Punta namin doon. Masyadong maulan. Baya General Santos City. May bagyo. Super typhoon. So kanina lang ako dumating sa General Santos City. Pero pinilit ko sa tulong ng Allah. Dumating naman kami rito na mapayapa. Anyway, ang isang bagay na napakahirap, how to start, paano mag-umpisa. Yan ang isang bagay na napakahirap, paano umpisa ng isang importanteng engineer o programa o plano o project. Actually, dalawa ang school of thought. Yung iba, kumpletuhin muna natin ang lahat ng kailangan natin sa public madrasa. Saka na tayo mag-uumpisa. Pero sa amin, ang naging decision po namin, huwag na lang muna natin hintayin na kompleto ang lahat. Umpisahan na natin. Dahil doon sa pag-umpisa natin, in the course of time, yung mga kulang,
Pagkasakali, kaya pa rin natin na mabuo, magawa. Kung ihalimbawa natin, pero napakahirap na halimbawa. Alam naman niyo, ako, sa kanyang mga kasamang si Sek Ibrahim Ali, dati-dati rebelde. Rebelde. 1972, paano? Hirap mag-umpisa, walang kasama. Walang kasama. Kakunti lang talaga sumama sa amin. Kasi napakatindi ang trabaho na yan, nakatatakot. Diba? Kasi ang nakataya mo dyan, buhay mo. Buhay mo. At hindi mo alam kung anong dadatnan mo. Mabuti pa yung dagat kasi alam mo kahit gano'ng kalawak ang dagat, pero alam din natin na may hangganan yan. Pero yung tinahag namin na landas, hindi namin alam. Ang meron lang sa amin, maniniwala na kahit papaano, basta maganda ang pake mo, magandang naisip mo, kahit papaano may aabutan ka. So we started the struggle. So napakahirap. Walang gustong sumali. Kaunti lang. Kaya yung mga membro ng MLF, MILF noon, nag-swear ng Quran, huwag mag-surrender sa gobyerno ng Pilipinas. Then, after na we started the struggle, how to sustain the struggle is another very difficult to do. Sa haba-haba ng panahon, dito sa Cotabato, una noon hap, doon sa mga leaders ng MLF, nag-surrender sa gobyerno ng Pilipinas. Kakaunti na lang natitira. Kakaunti na lang natitira. Hanggat sa umabot tayo ngayon, kung mahirap ang pag-umpisa, mahirap din ang paano mo i-sustain yung struggle. Mahirap din pag umabot ka ng ganito. Kasi noon, halos wala kang kasama. Ito, lahat kasama mo. Yung ayaw noon, ngayon gusto na. Diba? Gusto na. Hindi na akong magbigkas ng pangalan kasi hindi naman maganda. Kasi tayo dito sa BARM, sa United Banks of World Justice Party, kailangan iangat natin ang kalidad ng yung politika. Wala yung ataki-ataki ganyan, no? We need to concentrate on issues. So dahil doon, sa 2025, hindi na namin alam, hindi ko na alam kung nandiyan pa ako. Hindi ko alam, hindi namin alam. Hindi namin alam. Pero dahil kailangan talaga mumpisa natin ito, kahit na hindi pa kumpleto lahat, inumpisa na namin. Dahil na sinabi ko kanina, inshallah, the rest will follow and will fall into place. Basta importante dito na umpisa natin at desidido tayo, meron man tayo abutin. So this is the first na public madrasa. Hindi lang dito sa atin, sa buong Pilipinas. At ito, courtesy po ng BARM government, courtesy po ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, at saka yung mga tao na talagang lahat ng paraan, ginugol po nila dito para po nangyari itong pagpapatay po natin ng public madrasa. Alam nyo, malaki ang gusto natin mangyari dito. Eh, hindi lang nasa isip yan. Punti na natin nasa administrative code, nasa education code, kung paano natin buuin at paano natin buuin ang public madrasa. Kung nakikita ninyo na yung public school, mayroon division offices, at saka maraming eskwelahan, more than 4,000, ganun ang pananaw natin sa public madrasa. May mga division offices. Pero hindi natin kaya itayo kaagad dahil halos wala pa ang public madrasa natin. Meron tayong under construction, napakarami po sa buong BARM. Pero hindi kaya madaliin. Pero pag tinan mo yung batas, magpapatayo po tayo ng isang public madrasa sa buong BARM at meron mga division offices. At meron din mga principal doon sa bawat public madrasa na itatayo po natin.
Anong pagkakaiba? Siguro, kailangan pa rin natin ito explain, no? Public school, public madrasa. Public, ibig sabihin, may-ari gobyerno. Public madrasa, may-ari, gobyerno pa rin ang ano. Gobyerno pa rin ang may-ari. Eskwilahan versus madrasa. Ang school, ang nabubuo natin sa pag sinabi natin is school, from kinder to senior high school. Yun ang nabubuo sa pag-isip natin. Maraming mga educators ito, mas alam nila kaysa akin. Pero pag in-imagine mo ang madrasa, ang nasa sa isip mo, hindi lang kinder to senior high school, pwede pa rin yan aakyat yan doon sa tertiary, sa kolehiyo po. Yan po ang pagkakaiba ng school at saka madrasa. But the more important na pagkakaiba, pag sinabi mo ang school, ang nasa sa isip mo yung karaniwan na inaaral ng mga estudyante natin, mga learners natin sa mga eskwelahan. Pero pag isipin mo na madrasa, ang nasa sa isip mo na yan, hindi lang ordinary na eskwelahan, kundi ibig sabihin ni may konektado yan sa Islam. May konektado yan sa Islam. Otherwise, kung walang connection yan sa Islam, tawagin na lang natin school, di ba? Huh? Ibig sabihin, yung school as kamadrasa, hindi mo pwedeng na makumpleto na i-translate mo ng madrasa sa school kasi kulang yung school. Hindi niya makapture. Pero dito ulaman natin, mas alam niya yan. So, ang tanong dito na pinaka-importante, dahil ang madrasa na sa isip natin, Islam. Huh? Islam. Ang tanong dito, paano ba natin makamit? Paano ang anong gagawin natin na yung mga madrasa natin, ang gusto natin dyan, na mangyari dyan, yung lahat na graduate dyan, ma-Islamize ang education. Yan ang tanong na pagkatindi na tanong. And yet, alam natin na yung curriculum natin K-12 o curriculum na matatag. Di ba? Yung K-12 na curriculum, kahit saan ka dito sa Pilipinas, yung pa rin ang curriculum. At dito sa public madrasa, yung pa rin ang curriculum natin. Kasi pag hindi natin gagawin, hindi natin gagamitin yon, yung mga graduate natin sa public madrasa, kung lalabas sila sa farm, hindi na recognize yung mga papeles nila. Yung card nila, yung halimbawa, yung diploma nila, hindi na ma-recognize yan. So ang minimum requirement dito na mapag-aralan ng mga bata, yung K-12, kinder to senior high school, yan ang mapag-aralan nila. So paano natin naabot yung nasa isip natin na ma-Islamize yung education? E samantala, yung so K-12, hindi ko alam kasi matagal na ako nakagraduate sa college. It's already history, but I don't know right now. But I'm supposed to know that. But anyway, just for the sake of argument. Ano ba mapag-aralan natin yung K-12? Halimbawa, science. I don't know kung nandiyan pa yung theory na evolution. Anong ibig sabihin ng evolution? Ang tao nang galing sa unggoy. Hindi po ginawa ng Allah, hindi po ginawa ng Diyos. Ang isang scientist naniniwala na ang tao nang galing sa unggoy. Di ba? Kung tama yun, wala na sigurong unggoy ngayon. Di ba? O, naubos na yung unggoy. Nandiyan pa, napakarami pa rin ang unggoy dyan. So, ibig sabihin, paano natin Islamize yun? Di natin maiwasan pag-aralan yan nasa textbook yan. Oh, mala textbook yan. Nandun sa K-12 na curriculum. So hindi natin maiwasan yan. Kasama yan dun sa curriculum. Pero we have to Islamize. We have to explain to our learners na ang point of view ng Islam, lahat tayo ginawa po ng Diyos. Ginawa po ng Diyos. So by that one, ma-Islamize na natin yung public madrasa natin. Just, that is just one example. Ang pangalawa, nasa science, ang theory sa science, yun daw lahat ng planeta, kasama itong tinitira natin, they all revolve around the sun. They all revolve around the sun. Sa gitna ang araw, so lahat ng planeta, kasama ang Earth, okay, umiikot yan, maganyan. Huh? Ganyan. Pero yan po italiwas sa katuruan ng Islam.
Ang katuruan ng Islam na diyan sa Quran ay lahat ng planeta meron silang sariling daan. Hindi ho umiikot yan. Hindi ho umiikot yan doon sa araw. Then pangatlo, although we cannot do it openly, kasi dito sa Pilipinas, eh, may freedom of religion, di ba? Walang pilitan po. Walang pilitan po. Freedom of religion. Walang gusto mong religion, yun na sa'yo. Kahit sa Islam, ganun din naman eh. In Islam, there is no compulsion in the religion. Unto you religion, unto me my religion. Kung yan ang paniniwala mo, irerespeto kita. Itong paniniwala, irespeto mo ako. So, ibig sabihin, dahil merong freedom of religion dito, hindi natin pwedeng gagawa ng isang memorandum o kautusan na i-require natin na lahat ng mga bata magsambayan. Pero kahit na hindi pa nakasulat yan, i-require natin yung mga teachers natin, yung non-teaching position, teaching positions, yung mga bata, na i-require natin sa kanila magsambayan sila. Kung na non-Muslim na magtuturo dito, kasi hindi naman excluded ng mga non-Muslim natin sa public madrasa natin eh. Kasama sila dyan. They can qualify. Kasi marami man dyan subject na pwede nila ituro. So yun ang pangatlong bagay na pwede natin implement din sa public madrasa natin. Masigurado natin na paglabas ng bata, pagka-graduate yan, at least medyo makasigurado na tayo na ang produkto natin ay Islamic education na nakuha. Pang-apat, yung curriculum na K-12, given yan, minimum requirement yan. Pero maliban doon yung maraming plus-plus, yung tinatawag na sina ISAL, Islamic Studies and Arabic Language. Kaya kahit na yung oras na naiukol doon sa K-12, hindi natin pwede bawasan yan, pero magdagdag tayo ng mga subject na mapag-aralan natin, hindi lang Islamic values, kundi ang pag-aralan natin, Islamic Studies. Maraming subject po tungkol sa Islam na mapag-aralan po natin ito. Kaya, ang model natin, pinag-aralan natin, bago natin ito na itatag, bago na ipasa ang batas, inaral po natin, may tinatawag na benchmarking sa Malaysia, sa Indonesia. Pero ang mas established na public madrasa sa Indonesia. At naging problema nila doon, magkalapit ang public madrasa at public school, mas marami nag-enroll doon sa madrasa. Mas marami doon. Kasi kahit na dito sa atin, with due respect, pag dito ka nag-aaral sa public school, ang inaaral mo lang yung dito sa mundo. And then on the other hand naman, pag dito tayo nag-aral sa mga traditional madrasa, parang ang sinasabi, ang inaaral natin sa kabilang buhay. Kailangan din ito tingnan natin, although hindi ako ulama, pero nag-aral na rin ako, kahit na matanda na tayo, pero estudante pa rin ako, kasi learning process from the cradle to the grave. Ako ang paniniwala ko, lahat ng ilmo, lahat ng knowledge na hindi salungat sa Islam, Islam yan. Lahat ng knowledge, ilmo, education, hindi salungat sa Islam, yan ay Islam. Halimbawa, mathematics, algebra. Galing man yan sa Islam, sa Muslim. Diba? Ang isang pinaka-importante invention ng Muslim, yung zipper, yung zero. Yung zero. Kung hindi na invento ang zero, ang nag-invento dyan mga Muslim, hindi man darating sa apuan ng Amerikano. Diba? So, tingnan natin, kasi halimbawa, arithmetic, physics, algebra, Arabic yan, di ba? Algorithm, Arabic din yan. Nanggaling yan sa Baghdad, nanggaling yan sa Espanya. Kasi alam nyo, ang Espanya naghari dyan ng Muslim for almost 800 years. Kaya nung dumating si Magellan dito sa atin, sa kayong sumunod pa mga Kastila, galit na galit sa mga Moro. Kasi Moro nang kaliman doon sa Espanya ang terminology na Moro. Kaya galit sila dito, nadagdagan mo pa yan. Nung nandito na yung mga Kastila, more than 300 years, nagjera ang mga Moro at mga Kastila. Hindi man natalo ang mga Moro.
di natalo. Kaya galit na galit yung mga Kastila. Diba? Kahit na yung mga remnant ng Kastila sa Zamboanga City na taga-Tamuntaca, hindi ko na pangalanan, galit na galit sa mga muro. Taga-Tamuntaca yung mayor sa Zamboanga City, galit na galit yan sa mga muro. Kasi maalala niya Tarsila yung history sa Espanya, tapos yung gera dito ng muro Spain, hindi natalo mga muro, so nandiyan pa rin ang galit. Diba? So, itong public madrasa, sa totoo ay, gaya ng sinabi ko kanina, pinilit na namin bumbisahan natin. Kasi once you started something, gaya ng kasabihan ng mga Chinese, ang sabi nila, a journey of 1,000 miles will start with one step. Yung journey, paglalakbay na 1,000 milya, umpisa pa rin ang one step. Pag inumpisahan yan, walang kasunod. Di mo dat na yun to gusto mong abutin, di ba? So we need to start, no matter how incomplete it is, we need to start. Kasi, this is a legacy for us. This is a legacy for everyone. Kailangan na natin mumpisahan ito. Kaya kasi sa 2025, di namin alam kung nandiyan pa kami. Either kung buhay pa kami, o kahit na buhay pa kami, hindi natin alam kung sino ang upo sa barn. Di ba? Kundi sino upo sa arm. Di ba? Pag hindi naman nanalo yung BGP, okay, ibang tao na, mamumuno dyan. Of course, keep election, ganyan naman eh. Manalo ka, matalo ka. Manalo ka ng ilang pwesto, matalo ka ng ilang pwesto. Ganun lang ang buhay. Di ba? Ganun lang election. That's part of the game. Di ba? So when you enter something like that, then you have to abide by the rules of the game. Di ba? So, importante rito, finally, maraming salamat sa inyo lahat. At sa abot na makakaya po namin sa Ministry of Basic and Higher and Technical Education, kasama po yung mga kasamahan ko rito. Inshallah, meron pa tayo hanggang June. At inshallah, sisikapin namin na yung ibang public madrasa sa ibang lugar, total na umpisahan na yung pag-construct dyan, at tuloy-tuloy na po. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.